May 100 tao stranded sa Botolan, Zambales matapos umapaw ang tubig sa tulay ng naturang bayan. May live report to ng ating kasamang si Ruth Cabales. Ruth, kamusta na dyan? Connie, dito sa kinatatayuan ko, nakarating na ako dito sa town proper ng Botolan. Maganda na yung panahon at hubupa na yung baha dito. Pero yung pinanggalingan natin kanina, dyan nga sa Barangay Carael, mataas pa rin ang baha. At yung dike dyan, yung bridge dyan na ginagawa, hindi pa madaanan dahil nga sa sobrang taas ng tubig, hindi makadaan ang mga tao, hindi rin makadaan ang mga sasakyan. Kaya kung makikita nyo sa video, kung ano-ano na nga lang paraan yung ginagawa ng mga residente dyan para makatawid, para kasayan ay yung mga galing Maynila. So ang ginagawa nila ay sinusubukan nilang tumawid papunta nga dito sa Botolan Town proper o dito sa may direksyon patungo sa Iba, Zambales. Kahapon kasi tuloy-tuloy yung pag-ulan dahil sa bagyong Pepe, kaya talagang biglaan yung pagtaas ng bigsaan. Kinailangan ilikas yung mga pamilya dyan sa may Barangay Carael at apektado rin ang 8 barangay at umabot sa halos 3,000 mga residente yung kinailangan ilikas. Pero sa ngayon daw, sa araw na ito, ay unti-unti na rin ang bumabalik sa kanilang mga tahanan yung ibang evacuees, pero nagdala na rin ng payloader at iba pang heavy equipment dyan sa bahagi na yan ng Barangay Carael para masimula na nga yung madaanan ng mga residente at maging ng mga sasakyan. Bagamat nang makausap natin kanina si Mayor Roger Yap, sinabi nga niya na kahit daw humupa na yung tubig sa bahagi niyan, sa may tulay na yan, ay kailangan pang tabunan yan ng semento bago pa mapadaanan ng mga sa mga sasakyan at aabutin pa daw yan ng ilang oras para mapatuyo at mabuksan sa traffic. Alright, maraming salamat, Ruth Cabal. Nag-uulat live mula sa Botolan, Zambales.